Okay. So good morning Coach Mark. Okay, ready ka na? I am ready. Palitan ko pangalan. Yawn! Game na. Sino ba mauna? Sino ba mauna? Ako muna. Hindi natin kaya pagsabayin. Next week tayo yung isa pa. Ako na yung coach, tapos ikaw yung student. Okay, sige. Sabi rin ni Coach Jem, mabawal daw ano pagsabayin. Oo, mahirap sa bagay. No? Medyo, so, ready ka? Ready na ako, sir. Yun. Oh, bring it so, on. So, kamusta? Anong ikukonsulta ko? Wait lang. Technicals ako, technicals. Sige. Sige. Okay, yun yung actually yun yung ano eh. Yun yung message ko kanina dun sa ano sa group kasi di ko alam eh kung anong like ano yung problems natin eh. Kasi ang nilagay ko before dun kay ano yung kay Coach JM ano eh, more on ano ko eh sa intangibles eh. More on dun. Anyway, so kamusta Coach Mark? Okay. Start okay, na tayo, start na tayo no. Sige. Gina no. Okay run na. Kamusta Coach Mark? Ako okay naman ako, coach. Ano? Tawag dito. Ito kaka-present ko lang sa client ko ng ano, insurance. Ayos ah. Kaya ano. Okay naman. Tapos okay. Sa trabaho, napapagod ako sa ano, sa academe. Mhm. Ang daming mamaya actually after our meeting, meron din kaming ano, meeting. Mamayang 6 okay. to 9. So bago P4P. So, tuloy-tuloy na yung meeting ko, no? Grabe. Sana, grabe ka, coach. Kaya. Masyadong, ano, masyado palang busy ang schedule mo, no? Oo. Yung ay, ano, ano, yun ano, talaga ano, na... Palang, ano, ko, ano palang... Sorry. Ah, sige. Sige, ano yun? Hindi, ano, tatanong ko lang. Anong, kasi, ano ba, financial advisor? Oo, financial slash advisor. Teacher. Oh, Sunlight. Oo, teacher. Ah, okay. Eh, yung teaching kasi, kumakain talaga ng oras, eh. Mm-hmm. Diba? Aside sa mag pera dati, prepare ka lang lesson plan. Mm-hmm. Tapos turo. Okay. Ngayon, prepare lesson plan. Mm-hmm. Record. Mm-hmm. Pag mali, record, upload. Nagigits mo? Medyo matrabaho, no? Oo, matrabaho. Tapos challenging pa sa inyo. Tuwing ano naman, like, tuwing kailan ka ba nagtuturo? Daily. Daily ako may klase. Imagine that. About 6 hours. Six hours. Dalawang klase. Pero ano six yun? May break ba yun? Or... May break naman. May mga quiz okay. naman. Tsaka... So parang ano actually, pala? Parang P4P marathon lang before? Oo. Pahinga lang yung ano. Kumbaga parang ikaw sikap. Oo. Pahinga this week kasi di ba bumagyo? Oo. So nag-declare rin si UST na walang class buong ano. Hindi ka naman pagod ngayon, Coach Mark. Baka mamaya okay ka lang. Kasi wala ka namang... Pero kanina umaga may klase ka. Wala naman. Wala. Ah, ngayong wala hapon lang. Ngayon lang yung kumbaga may ano ka lang. May parang meeting ka lang. Okay. Your... Ah, Sabado wala. Yung klase ko ngayong Sabado, ano naman. Recorded lang kanina. Okay. So kumbaga so, parang yung diniscuss mo lang is sa client mo lang. Yung about sa ano. Ito, yung ngayon. Insurance no? nila. So hindi ka naman pagod ngayon, naka ano naman. Hindi naman ba kailangan na ano kasi baka mamaya ano eh. Maligo nga ako. diretso eh from ano ka from discussing with your client tapos diretso ano. So okay lang ha. Okay lang. Pasensya na din kung ano kung ako pa yung nag-adjust kasi hindi ko talaga kaya okay gabi kasi sabi ko matutulog ako ng hapon, hindi naman ako nakatulog gawa ng siyempre hapon eh nagising na umaga. So alam mo yun daw antok. So ang plano ko sana kahapon is matutulog ako para at least kako ng mga 12 midnight kising ako. So kaya ko magano. Ito nakatulog. So mga bandang 10 yung nag-message ko, inaantok na ako nun. So yun. So thank you Coach Mark. Thank you for showing up and being here. Thank you. So ano ah, kailangan lang din natin tong itanong talaga, no? So, part 2 ng ano natin, for the sake of kailangan maging ano tayo, 100% being present and ano, yung focus natin. So, tatanong ko lang, are you under the influence of alcohol or drugs? Hindi naman, coach. So, yun. Thank you.
So kilala naman kita, isa kang napakabuting ano, napakabuting tao. So hindi ka naman talaga mag-ano. So since kilala naman natin ng isa't isa, pero chef, for ano lang din, for proper introduction. So is it okay if I will introduce myself first? Yes, formally? Of course. Pero ano lang, briefly yes, lang, coach, since magkaalala para naman makilala tayo. So ano ko lang. So since kilala mo na nga ako, so I'm Michael Barreto. So actually I'm a professional nurse and I've been OFW since 2013. And I'm also a stock market trader. I trade the Philippine stock market and the US stock market as well. And I've been trading the Philippine stock market since 2017. And so since like 2017, like most of the newbie trader, so nagsimula as walang mentor, walang nag-guide sa kanila. So I learned through self-study, through YouTube, Google, and yun nga, basa-basa lang sa Facebook, join ng mga Facebook groups. Then September 2017, yun nga, na when I lost almost 100,000 pesos of my hard-earned money because I traded a stock na hindi ko siya ano, hindi ko alam kung paano i-trade. So parang na-hype lang ako nun. So during that time nung I lost yun nga 100,000 pesos, that's the time when I realized na kailangan ko ng mentor na mag-guide sa akin on how to yun nga properly trade the stock market. So nag-stop ako ng trading and yun nga naganap ako ng mentor. Then luckily I found Kapitan Kidlat. So I met him last March of 2018 when I attended his impact workshop. And after that impact workshop, nagkaroon na ako ng masabi ko na parang proper knowledge on how to trade the stock market. But syempre hindi pa naman ako consistently profitable that time. Hindi ko pa agad nahanap yung niche ko. So after 1 year, I also attended Sir Messino's Clarity Workshop. So after attending the Clarity Workshop, medyo nagkaroon ako ng ano doon, yun nga, ng clarity, ng focus. So after attending the Clarity Workshop, doon na build yung bread and butter setup. So syempre hindi pa rin naman tayo consistently profitable, pero after this P4P workshop by Kapitan Kidlat again, so yun, medyo nagkaroon na ng proper context yung trading ko. So medyo nag-ano na tayo ngayon. So I'm now on my journey to become a consistently profitable trader. And right now, my year-to-date performance is up by... Actually, I reached up to 15% pero nagkaroon ng drawdown. Pero yun nga. So positive pa rin tayo ngayon. Positive 7% sa portfolio. So I'm here in front of you. And yun nga, sa mga newbie traders, because my mission is to help them actually on my mission is to teach them on how to properly trade the stock market, and I will share my knowledge and my experience on my journey on how I reach up to this point because I want them to reach their financial freedom and time freedom. So that's it. thank you. So Coach Mark, actually, set lang natin yung context natin ngayon. Ano lang to? It is a coaching session and not a mentoring session. So, alam naman natin na yung difference ng ano, no, mentoring and coaching. So, coaching session is like, ano lang to? Parang 1 hour lang. And, is it okay if I will ask you some questions? Some questions, yes, about your problem? So, we can ano, parang makuha natin yung ano, magkaroon tayo ng solution sa problem mo. So is it okay, Coach Mark? Yes, Coach. Yo, thank you. So yun nga. So doon na tayo sa ano, no, sa coaching proper. So tatanungin lang kita, Coach Mark. Ano ba yung ano, like ano yung goal mo for this coaching session? Like ano yung gusto mong ma-achieve after this, like sabi natin mga 1 hour or half an hour coaching session?
Coach, gusto kong ano eh, gusto kong gumaling sa pag-watchlist. Sa pag-screen, feeling ko kasi masyado pa akong declutter. Like, kalimbawa, yung mga, yung SSI, hindi ko na-trade yun. Kumbaga, yung, actually, kaya naging, ano sa akin, ang ganda nung impact sa akin nung last Saturday session. Kasi masyado ako nagpo-focus sa ano. Well, literally, di ba, sa momentum naman talaga tayo. Pero, yeah. Na-open mind ako nung sa, nakita ko na yung mga trade ng mga sa classmates natin. Putik na yung 35 ang mga hinayupak, 40%. Si Aaron, 45, di ba? Sabi ko, paano nila nagawa to? So, gusto ko sana matutunan yun, coach. Kung paano ko may ispat ng maayos yung mga ganong stocks. Okay. So, yun ang goal mo at the end of this session. Like, gusto mo magkaroon ng ano, ng para, parang proper on how to watch list properly and how to declutter. Yes, coach. Okay. Thank you. So, watchlisting. So, at tingin mo ba, ano ba yung ano? Like, ano yung nakikita mong problem right now during your, ano, yun nga, sa watchlisting mo? Ano ba yung mga nakikita mong problem ngayon dun sa ano mo, sa watchlisting? Doon muna tayo sa problem. Like, ano yung problem na nakikita mo ba ngayon? Problem ko, nakikita ko ngayon. Coach, ano eh, to be honest ah. Hirap akong mag-watch list without using the AOTS, yung mga moving average indicators. Okay. So kinakailangan ko pa 'yon na mag-on ako ng screener, mag-on ako ng investor terminal, mag-on ako ng aming broker. Not just by seeing each stocks individually. Okay. Kasi tayo sa P4P. Focus lang sa mga ano, di ba? High movers. Price action. Oh, price action. Kung ano lang yung makita mong high gain, top gainers, and low, mga top losers. So, yun ang ano ko. I use screeners. Indicators. Okay. So, ngayon, I don't know how to spot using price action. Alone. Okay. So parang ang problem mo is ang nakikita ko lang is gusto mong tanggalin or gusto mong magkaroon ng ano ng parang ability to watch list or ability to spot a stock without using indicators, using price action. Yes. Tama ba, coach? Yes. Okay. Yes, tama, coach. Okay. Pero hindi naman sigurong maximum 100% wala nang indicator. Yeah. For watchlisting. Kasi watch ano nga tayo, no? P4P concept. So, tingin mo ba pag ba tinanggal natin yung mga indicators na yun? Hindi, teka lang. Ano muna tayo? Tingin mo ba yung mga classmate natin na nag-gain ng like 45% or 30% is tingin mo ba hindi sila gumagamit ng indicators sa pag-watchlist nila? Parang hindi ko alam yan. Hindi ko alam kung tingin mo ba gumagamit sila or tingin mo ba? Tingin mo ba yung naging reason kung ba't nag-reach sila ng 45% is kasi gumamit sila ng indicators? I think yes. So yun yung kasi ano. Knowing Ed, knowing the people of D6. Kasi nakakasama ko si Ed sa watchlist sa accountability group ng captains. So madala siya mag RSI pa. Okay. May 100 MA. Moving average. Oo, kasi sa isa naming group, sa isang Discord namin, open kami doon sa lahat. Okay lang naman maging open actually. Kami din naman before. So, yun yung tingin mo, gumagamit sila. Oo. Okay. Pero, tanong ko lang, Coach Mark. So, before, nung gumagamit ka ng, like, ng mga moving average, ng mga RSI, and yung ngayon, nagawa mo na bang mag-watch list without using the, ano, itong mga indicators? And nagawa mo na, yes, syempre, ginagawa mo na mag-watch list with indicators before, di ba?
So, nagawa mo na rin bang mag-watch list without using the indicators? So, anong tingin mo naging, anong difference? Like, may naging, may ano ba, may difference na doon sa ano? May magandang, ano, may magandang ano, result. Halimbawa ngayon, come Monday, come this Monday. Ay, Monday holiday ba yun? Monday. Oh, holiday nung last. Ay, hindi. Oh, holiday. Yung Tuesday ito, nagano na ako. Usually, 5 lang talagang watches ko eh. 5 lang. Pero ngayon, nag-declutter ako, nagtatlo lang ako. Ayos. And ang sobrang ganda nung nangyari, at dito, MM, ang ano lang ang ano ko eh. Dito, MM, tsaka, wait lang, hanapin ko. Ayos. Ngayon, dito, MM par. Okay. Tapos, ngayong linggo, coach, 3-0 ako. 3-0? So, meaning 3 wala games, 0-0. Wow! Congrats! Congrats! Galing! So, ano yun? Gumamit ka ng indicators doon? Or wala? Ah, okay. Wala. Ayos, ah. So, nag-focus lang ako sa movers last, di ba, buong linggo na ito, bumabagsak si Dito. So, nakabantay na talaga ako itong Friday, tsaka inaipanikap kahapon, di ba? Ay, nung Thursday. Thursday. So, alpa talaga. Kumbaga, tutok na tutok ako sa kanya. So, ayun. So, may difference, no? Ano na? So, may difference. So, nakita mo yung difference without using the indicators. Pucha, parang naliliwanagan na ako. Okay, tuloy-tuloy. Kumbaga, parang kanina, ang sinabi mong problem is gusto mo magkaroon ng clarity or gusto mo mag-declutter sa watchlisting. Yun nga lang, medyo parang naano ka doon sa iba nating classmates, sa P4P classmates na nagkaroon sila na parang 30% gain, 40% gain. So, parang iniisip mo is kailangan mo bang gumamit ng indicators or ano. Pero yun nga, since tinanong kita ngayon na kung na-compare mo na ba yung ano, pag-watchlist mo without using indicators and use indicators. So, nagawa mo naman. So, nag-3-0 ka. So, congratulations. Yes. So, yun nga, ano? So, nagawa mo siya. So, tingin mo ba pag tinuloy-tuloy mo yung ano, yung pag-watchlist mo without using indicators is magkakaroon siya ng ano, ng impact sa ano mo, sa watchlisting, like yung sa trading performance mo. Tingin mo ba magkakaroon siya ng impact? Like, kasi since before, sabi mo, before gumagamit ka ng indicators for watchlisting, ngayon, kung itatry mo ba na walang, hindi ka gagamit ng indicators or ng, like, mga yun nga, mga moving average, tingin mo ba magkakaroon ng malaking impact yun sa ano mo, sa trading performance? Tingin ko, coach, magpo-focus ako sa ano, momentum na yun. Sa momentum. Kumbaga, oo. Hindi ko may ispatan yung ano, puro magta-transition. Mm-hmm. Gusto ko sana i-prepare yung sarili ko sa mga big movers. Hindi pa nag-move, oo. Kumbaga dapat bago tong mag-move nandun ako. Okay. Yun ang gusto ko. So, nagawa mo na ba siya before? Like, may nagawa ka na? Ah, wala pa. So, wala ka pa nagagawa before na parang like steps on how to watch list. Yun nga yung mga upcoming mga big movers na stock na. So, wala pa. So, paano ka ba? Okay lang ba, Coach Mark? Tanong ko lang kung paano ka mag-watch list. Paano ka mag-scan ng stock? Paano ka mag-watch list? Paano mo siya inaano yung priority, yung ABC natin, yung tinuro ni Cap, yung Alpha Bravo Charlie. Okay lang ba, Coach Mark? Okay lang naman, Coach. Pwede. Kaso yung ami ko kasi nasa isang laptop. Ah, okay. So, ang makapakita ko lang sa iyo, screening ko sa ano, Investa. Ah, okay. Sige, sige. Okay. Pwede ba yun, Coach? Okay lang, Coach Mark. Kailangan natin ano yan. Share lang tayo ng share. Ayos sa ako, actually, hindi ako gumagana ami broker eh. Hindi ako marunong eh. Tinry ko siya before, kaso wala eh. Hindi talaga ako techie eh. Hindi ako yung techie na, ano, na person. Medyo komplikado siya sa in my view. So, yun nga.
So sige. Share ka lang, Coach Mark. Rinig ba ako? Ah, sorry, hindi ko natanong. Rinig naman. Okay lang ba yung ano ko, yung volume ko, hindi naman mahina? Okay lang naman. Okay lang. Hindi naman ako choppy. Hindi naman. Thank you, thank you. Tata. Share screen. Sorry, medyo sumisingot-singot ako. Medyo malamig kasi dito eh. Yan na. Ayun na. Ayun tata, na. Tata, GS. May, ano, may GS. GS tayo. Okay. So ano yan? Yan yung ano mo, Coach Mark? Yan yung current na ginagamit mo for watchlisting. Sa ano yan? Yes. For ano ba yan? Paghanap ng momentum? Ito, pang ano ko to, bottom peak ko to. Pang bottom peak. Okay. So ano bang... Okay lang ba, Coach Mark? Ano bang gusto mong i-focus ngayon? Like, gusto mo bang mag-focus sa bottom peak? Or sa swing? Or sa transition. Swing? Sa transition. Yung so, 100 MA. So doon mo gusto mag-focus. Yung transition. Okay. Actually kasi ano, no? And then, hindi pala pwede magbigay ng advice. Okay. So, doon mo gusto mag-focus sa transition. So, yun yung ginagamit mo ngayon. Walang indicator. May indicator ba doon sa ginagamit mo yun? Meron eh, no? Kasi may 100 MA. May 100 MA. So, may ano ka, may na-device ka na bang ano? May na-device tuloy. May na-create ka na bang ano, process on how to watch list yung para makita mo yung mga upcoming bigger move na stock without using the indicator? May na ano? Ay, wala. Ah, wala pa. Wala. Walang indicator. Walang ano. Walang indicator. Okay. Tingin mo ba may ano, may yung mga tinuro sa atin before ni Cap, yung sa P4P, tingin mo ba may mga ano, meron tayong pwede makuha doon na ano, na lesson. Like for example, yung sa mga candle detachment technique, yung ano, yung like yung mga fast box, slow box, normal box na ano, na pwede natin magamit para makita natin yung mga upcoming na ano, bigger move na stock. Yung mga mass, yung creating mass. Tingin mo ba merong may mga pwede ka bang maano doon makuha? Meron ko. Na lesson. Meron. So meron, no? So, maraming gray zero sa loob. Mm-mm. So yun. So yun yung gusto mo mag-focus, no? So doon mo gusto mag-focus sa ano? Yung para yung sa transition ng stock. And yun yung gusto mong magkaroon ng proper watch listing. So bibigyan ka na ano no ng option, Coach Mark. Like iniisip ka na ba na pwedeng gawin ngayon simula ngayon? Syempre ngayon ano pa lang no, Saturday. So meron ka pang actually meron ka pang one day. So Sunday bukas, so Monday trading. So meron ka one day. Tingin mo ba ano may mabibigay ka ba sa akin na parang way on how to yun nga to start? On how to what? May naisip ka na ba na way how to watch list yun nga yung mga stock na yon na upcoming na bigger move na stock yung mga magta-transition? Medyo malinaw ba yung pagkakano ko kasi parang gusto kong sabihin na ano eh, kung may nakita ka na bang ano way on how to watch list or how to find a stock na magta-transition from sabi natin from long consolidation to ano to a parang mini uptrend, then yun nga yung uptrend inside the console, then breakout, then after breakout yun nga uptrend na. So may nakita na bang ano way? Siguro kailangan ko maghanap ng at least 3 stocks. Oo. Nan lang pwede kong matrade. Pwede mong i-trade. Like paano maghahanap? Paano mo siya ma-watchlist ngayon? Paano mo siya ma-watchlist without using indicator? Gagamitin ko yung ano ni Cap.
parameters. Mini uptrend in a long conso that are transitioning to uptrend. Yun, no? Pwede yun. Pwede yun. Actually, ano eh. Nung binigay ni Cap yun sa ano, nung binagit niya yun. Actually, hindi kasi ako nakatend no, nung yun eh. As a duty ako. Nakita ko lang doon sa Facebook. Ano, napanood mo na? Then, actually, hindi ko pa napanood. Nagulat lang ako doon sa Facebook kasi nag-post siya ng find the stock na merong mini uptrend inside a long consolidation. So, yun. Pwede yun. Pwede yun, Coach Mark. So, pwedeng isa yun sa ano. Pwede mong gamitin yung isa as kumbaga parang ano ba tawag dito? Parang filter. Parang kasi out of 200, ilang ba yung stocks natin? 256, 257 stocks in the Philippine stock market. Pwede mong yun yung gamitin mong filter para makita kung ano yung mga ano eh. Kung ano yung mga pwedeng mag-transition from conso to uptrend. Kasi hindi lahat ano eh. Hindi lahat nasa ganong stage. Merong iba nagko-conso pero walang mini uptrend. So may mga stock dyan ngayon na nasa long conso pero may kita mo may ano yan, may mini uptrend. So pwede yun. Pwede yung ano, yung binanggit mong yun. So pwede yun. Yeah. So ano pa? Ano pang tingin mo na? Kaya nilabutan ako doon, coach. Thank you. Okay. Next. So ano ba? Ano pang pwede natin idagdag doon na tingin mong mas mag-filter pa out of 257? Kasi for sure, yung mga may kita mong yun, iilan lang yun. Siguro mga less than 20 na lang yung maano mo doon eh. So paano mo pa siya ma-filter out yung talagang sino yung mag-move next week? Sino, kasi meron doon, may mga long conso na may mga mini uptrend. Sabi natin mga 20 yun. Siyempre, hindi naman natin gusto na 20 yung bantayan natin for next week, diba? Sobrang dami nun. So, paano mo pa siya ma-filter? Like, paano mo siya ma-lower down to, sabi natin, to 10 or less than 10? Using upper our... hand. Ano na? Ayun, no? Sa upper hand. Pa, pwede eh. Kasi, diba, siyempre, ayaw naman natin yung nandun tayo sa ano, diba? Yung nandun pa tayo sa baba. Kasi, siyempre, konso yun eh. So, medyo matagal pa yun. Hindi naman agad-agad next week gagalaw yun. So, gusto natin yung mga nandun na sa upper hand. Diba? Yung nandun na sa upper, sabi natin yung upper midpoint nung box. So, pwede, no? So, syempre, yes. Siguro yung 20 na yun, baka maging less than 10 na lang yun. Konti, baka nga dalawa, tatlo lang makita mo may ganun eh. So, pwede. So, yun ang pwede mong gamit. Ano pa? May naisip ka pa ba? Ano pa yung mga pwede mong ano? Pwede mong idagdag doon? Yung mga candle attachment? O yung mga nasa end zone? Kasi pwedeng ano eh. Ito. Diba sabi natin yun nga, may mini uptrend na. Yung doon sa may box, inside the bigger box, pwedeng magkaroon pa ng ano doon eh. Ano ba yung isa pang concept natin sa P4P na ano? Diba meron tayo yung end zone? Ayun na. Hindi, meron tayong end zone, di ba? So, tingin mo, pwede ba yun? Pwede yun? Na kunyari, may mini uptrend na, no? Tapos, nasa end zone na siya. So, pwedeng gumalaw na yun. Kasi nasa end zone na siya. So, pwede, di ba? So, mas mafi-filter pa natin yung ano. So, sabi natin yung 5 stocks na yun, baka maging 2-3 na lang yun. Ano, may naisip pa ba? Meron pa? Uptrend end zone. Siguro, pwede kong tingnan yung DNA. Eh yun, isa pa yun, DNA. DNA kung yung previous niyang galaw, ilang days yun. Ayun. Bago siya nag-breakout. Yun. Pwede, di ba? DNA. Yung days niya ng end zone. Oh yun, yung days ng end zone. Kung ilang days pa bago siya nag-breakout from the end zone, di ba? Sa DNA. Ayos na. Pwede. Ano pa? Meron pa ba? Meron pang pwedeng idagdag? Yung ano, like, sabi nating ano, yung mga value traded, kasi hindi naman tayo gumagamit ng volume, diba? Syempre sa P4P concept, di tayo gumagamit ng volume, di tayo gumagamit ng ano. Pwede natin makita yung ano eh, yung value traded eh, diba?
Like for example, etong stock na to, ito medyo actively traded to. So nandito yung mga ano, nandito yung participant. Tingin mo pwede ba yun? Pwede natin dagdag yun. Pwede. Pwede, no? Kung saan yung magiging ano mo doon? 10 million or more? Actually, based on ano, personally sa akin, pag ano, at least above 1 million, nasa watchlist ko na siya. Yung sa volume, yung may kita naman natin yun doon eh. Pero pagka ano, syempre, yung sa akin, kunyari, sabi natin may 10 sa watchlist ko, then may ano doon, may iba na sa mga 1 million lang. So, tatanggalin ko na yun. So, kasi gusto ko, ano lang, nasa 5 lang yung tinitingnan ko eh. Actually, ako, until 5. So, yun. Yung mga 1 million, tatanggalin ko na. Ititira ko na lang yung mga, sabi natin, mga 5M, mga ganun, 5M, 6M. So, pwede pa siya. So, yun, no? Pwede yun. So, yun yung gagawin mo mamaya. Tama. So, tama. So, pwede bang ano, Coach Mark? So, since yun na yung naisip mo, tingin mo ba ano? Tingin mo ba magkakaroon ng impact yun sa trading performance mo? And sa ano mo, sa pag-declutter ng ano yes, mo na sa watch listing? Yes, Coach. Ang gusto ko sana matrade ko siya. Yun. Yun. Yun ang pinakagusto mo, yung action plan. Yun. So, pwede ba, Coach Mark, mag-ano tayo? Kumbaga, magkaroon tayo ng agreement. Okay lang ba yun, Coach Mark? Okay lang yun, Coach. So, since, yun nga, yun yung naisip mo na, ano, na watch listing, ano ba tawag doon? Process. So, pwede bang mag-send ka sa akin, like, sabi natin, before the trading day on Monday, like, ano yung mga na-watch list mo? Sige, sir. Para makita natin kung ma-track natin for within the week kung mag-move ba siya or kung ano yung magiging performance ng mga na-watchlist mo na yon na stock na magta-transition. So, okay lang ba yung Coach Mark? Para meron tayong ano, meron tayong version 1, version 2. So, eto yung magiging version 1 mo ngayon ng watchlisting. Ilan ang kailangan mo, Coach? Tatlo lang. Ikaw, kung ilan yung ano mo, kung ilan yung ilan ba yung... Gusto ko kasi focus eh. So, ilan ba yung tingin mong stock na ano para maka-focus ka? Kasi syempre, three stocks, no? So, mas madaling ano yun, mas madaling i-track. Yun. Sige. So, before Monday, send mo sa akin yung ano na lang. Kahit dito na sa message sa ano FB. Kung yung stock na watchlist mo. Using the listing process. Then, we'll see, no? We'll see. I-compare natin yung magiging performance ng ano mo ng sa watch listing using that process as compared to dun sa pag-watch list mo before using yung mga indicators ng mga RSI, mga 100 MA, ganun-ganun. Then we'll see, tingnan natin kung magkakaroon ano ng improvement. So version 1 pa lang naman 'to eh. So magkakaroon pa yan syempre ng version 2, version 3, version 4 hanggang sa maging ano na siya, perfect na. So may matatawag ka ng ano ngayon. Marks transition play. Yan na. Marks transition play, transition setup. MTP. MTP, MTP. Patay tayo dyan. Parang ano yun, million TP yan, na putik. 1 million pesos na TP. So, kamusta sa Coach Mark? Kamusta yun? Lang ang ka. Ano, no? Basa mo ba yung chat ko nun, Coach? Alin? Kasi sabi ko, pag naka 1 million ako, I will leave the academy. Ay, putik. Lahat naman tayo. Lang ang ka. Magdidilang ang hil ako, Coach. Alam mo ba na ang pangalan ko, eh, Michael Angelo? So, ayan na. Kaya pala. Hindi lang hangal tayo, Coach. Mag-ano yan? Magka-MTP yan. Million TP yan, ayos Coach. Na. So, ayos version 1 na yan. Version 1. So, tanong ko lang, Coach Mark. Ano ba yung mga pwede mo makita, ano, challenges or obstacles while using yung ano, habang ginagawa mo tong version 1 na to?
Like ano yung mga nakita mong obstacle or mga problem na pwede Time. mo time? Time. Bakit time? Kasi ang watch list ko is 1 hour lang eh. Every Sundays. Mabilis na nga yun eh. Mabilis na yun. Ako minsan umabot ako ng 2 hours. So, time. So, time yung nagkita mo yung pending challenge. Kasi dadagdag to eh. Dadagdag yung ano eh. Dadagdag sa time yung effort mo. Okay. Ano pa? Ano pa yung makita mong work. Challenge? Yung? Work. Work. Yung work mo, kasi, no? Work talaga. Work talaga, coach. Hindi, ang ano, parang ang gusto kong iyan, no? Ang gusto kong itanong is, taga lang, paano ko ba i-rephrase to? Ano yung nakita mong ano? Like, ano yung nakita mong pwedeng maging, or anong challenges pala? Anong challenges na nakita mo na parang maghihinder dito sa pagiging successful nitong bagong ano mo, bagong watchlisting process mo? Like, ano yung mga nakikita mong challenges? Like, ano ba yung pwedeng, parang, saan kang pwedeng mahirapan while doing this, ano, itong watchlisting? Meron ba? Kung meron man, ha? Kung meron kang nakikita challenges. Kung wala, yan, okay lang naman siguro. Kung tingin mo, parang mas madali na siya. Pero tingin mo nga may challenges dito? Like, for example, challenging, ano, parang, tingin mo ba magkakaroon ng... Yung challenge siguro, coach, na... Kailangan ko siyang matrade. Ah, okay. So, yun. So, yun, no? So, parang kasi challenge. Kasi for the past months, I mean, last month lang naman ako nag-trade. Mm-hmm. Puro uptrend ako, eh. So, puro uptrend. So, yun yung parang challenge sa'yo. Oo, challenge siya. Ang ganda nun, ah. So, challenge sa'yo yung parang, ayun. Sa bagay, yun. Kailangan ko siyang matrade. So, yun yung challenge mo. So, pag tingin mo ba, pag na-breakthrough mo yung challenge na yun, yung na dati puro uptrend ka lang, eto, transition, tingin mo ba magkakaroon na ano yun ng effect sa trading performance mo? ANK? ANK, actual, nakitaan. ANK yan. Yun. Congrats. Congrats in advance, Coach Mark, sa pag-step up sa challenge na yun. Thank you, Coach Mark. Kikinirap. I'm looking forward to your success. Looking forward. So, kamusta Coach Mark? Kamusta ba yung ano mo, yung feeling mo ngayon na nagparang nagkaroon ka na ng ano? Nagkaroon ka ba ng clarity? Parang gumana yung pakiramdam ko. Nagkaroon ka ba ng clarity sa ano? Sa yes, coach. Yung problem mo on how to watch list. Like in honesty, ah. Nagkaroon ba ng ano, ng clarity? Honesty talaga. Kasi ano, decluttered eh. Decluttered na. Ano. Trap pa rin ako sa system na magpapaka alam sa indicators, blah, blah, blah. Though I'm not saying na I will not use indicators anymore. Oo. Okay. Pero, for now, ipo-focus ko muna itong ginagawa. Actually, ano naman eh. Sinabi naman sa atin ni Cap nung before, actually, nung P4, nung start ng P4P. So, since yun nga ako, clarity ako. So, sa clarity, ano namin, system kay Sir Chef, gumagamit kami ng, ano to, ng RSI, ng moving clarity alley. Clarity din ako. At clarity ka lang ba? Hindi ka. Kailan mo ba? Anong batch? Batch 1 ako. So, pa-batch mo sila, ano, sila Mark Losada. Sila Mark. Si ATCD. Sila Coach Robert. Sila Coach. Okay. So, umaten ka doon sa Manila. Ano ako, batch? Batch 2 ata ako. Batch 3. Basta yung nagpunta sila, batch sir, sa Qatar. So, batch ko si ano, yung nag-top 10 recently sa Invesa, si EJC. Si Erwin, ano? EJC yung ano niya eh. Si EJ. CEO, ano, meron kami na ano, accountability group. Meron. Ngayon, active pa siya. Oo, CJ. Okay. So, yun, clarity ka pala. No? So, yun nga, back to ano tayo. So, binanggit naman ni Kat before yun, no, na
ano, pwede naman nating ano, pwede naman nating pagsamahin yung system natin. So yun nga, in my case and in your case, parang gusto lang natin talaga magkaroon ano, ng minimalism. Gusto lang nating parang hindi na natin siya totally yung parang lagi nandun yung indicator, parang ano na lang siya, supplemental na lang siya. So yun yung gusto nating ma-achieve. So yun, thank you Coach Mark. Thank you for showing up and parang being honest and being open with your problem. So thank you. So ngayon, so meron tayo, yun nga no, may agreement na tayo. So sa ano, yun yung version 1 mo. So pwede mo siyang i-ano na lang sa akin, send na lang natin. Then weekly track natin. Pwede nating siyang i-track weekly. So parang ako yung magiging ano mo, accountability partner mo in your version 1 etong ano mo watch listing process. Then pwede nating siyang ano i-tweak like weekly, pwede nating siyang ano i-tingnan natin kung ano pa yung pwedeng improve dun sa ano. Pero mag-start tayo dito. Yung sa binigay mo kanina ano na option for watch listing. Yun, thank you Coach Mark. So, yun nga ano, okay lang ba na ano? May isa-send akong feedback form. Sige, Coach. Form for ano natin. Teka lang. Tirahin natin yan. Tirahin natin yan. Kailan nandito siya eh. Actually, yung gagamitin kong feedback form, ano din to eh. Ito din yung pinasagutan sa akin ni Coach JM eh. So, pwede kaya yun? Pwede yan. Feeling ko pwede, no? Kaso, saan kaya ito papasok? Sa trader development. Bagay, doon din naman tayo. Part din naman tayo ng trader development. Push na tayo. So, ito. I-send ko ngayon. Copy. Ano oras na dyan, Coach Mark? For, magpa-5 na, no? Magpa-5 na. Kumain ka na ba? Nag-ano ka na? Nag-merienda ka na? Siguro after ng early dinner na ako. Oo, kasi tuloy-tuloy ka na pala, no? 6 o'clock to, ano? So, bilisan na lang natin. So, yun. Ito ang Google Form. So, take your time lang, Coach Mark. Pwede kang mag-off ng ano. Papatugtog tayo ng medyo ano. Patugtog tayo ng medyo para mapagsagot ka. Share. Thank you.
Coach Mark. Yes, Coach. Ay, okay lang ba? Tawag dito. Nalimutan ko palang sabihin, sorry. Parang ano, no, parang sinabi sa atin na ipit yung copy-paste ba yun? Ipa-copy-paste yung kung ano yung pinatype doon sa feedback form. Copy-paste doon sa ano, trader development na page. Yung sa may testimonial. Gagawin pa rin ba natin yung dito? Nagagawin pa rin. Take your time lang, Coach. Kamusta dyan? Umuulan ba dyan? Bumabagyo? Hindi naman. Hindi naman. Pero makulimlim na. Makulimlim. Maulan na ako. Ano nga yung gusto? At po mo ang sinasabi. Ay, ano pala, Coach? Sa Tuesday, hindi pa ako sino sa yes, ano. Yes, Coach. Ano, beauty kasi ako, Coach. Ay, ganun? Oo. Ang dito, ano ba? Yung patay mo na yung music, Coach. Hindi kita matin. Okay na. Ano yan, ano yan? Tawag dito. Stop share ko na nga ito. Ano, yung sa Tuesday, duty kasi ako. Pwede, kailang, ano pa ba ibang date na pwedeng ano? Yung sa mag-discuss ng P4P concept. Yung kasunod, basta lahat ng Tuesdays. Ah, lahat ng Tuesday. Naku po. Wala kang Tuesday. Kasi next ano Tuesday ngayong ano yung for next week duty ako, then next Tuesday ano ulit ako noon eh, duty ulit ako noon eh. Teka lang, ano ba yung date? So pwede ako siguro sa 23 November 23. So every Tuesday lang pala siya, no? Ay. Actually, nung Tuesday din kasi wala rin eh. Kahit nung November 3. Duty rin ako nun eh. Pwede ako siguro na itong 24. Okay na. Nasend ko na, Coach. Thank you, Coach Mark. So, yun. Thank you, Coach Mark. Thank you for your time. Thank you for being open and thank you for ano for stepping up with the challenge. So I'm rooting for your success and rooting for your ano no version 2 of your ano process. So hopefully nakatulong ako and hopefully medyo kahit na tag dito hindi pa tayo ganun ka expert, hopefully may naano naman ako no, may na-impart naman ako ano. May nakatulong naman kahit pa paano sa ano mo sa watchlisting process version 1 mo. So yun, thank you Coach Mark and yun nga. Pwede nating stop yung recording. Thank you. Stop na natin.